Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Ang ating content focus sa buong linggo ay Ako ay may kakayahan. Ang ating message for today o mensahe sa araw na ito ay Naisasakilos ko ang aking sariling kakayahan sa iba't ibang paraan. Halimbawa, pagsayaw, pagkanta, at iba pa. Ngayong araw, ating tatalakayin ang iba't ibang kakayahan. Pero bago natin tatalakayin, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng kakayahan. Ang kakayahan ay isang aspeto ng pagkatuto at talento ng isang tao. Ito ay tumutukoy sa mga kaya niyang gawin o kaya mong gawin bilang mga batang kindergarten. Ngayon, isa-isahin natin ang mga halimbawa ng kakayahan at talento. Kakayahan sa aspeto ng musika. Pag-awit, pagsayaw, at pagtugtog ng iba't ibang instrumento. Ang pag-awit at ang pagsayaw sa saliw ng musika at ang pagtugtog ng iba't ibang instrumento ay kakayahan sa aspeto ng musika. Ito naman ang kakayahan sa aspeto ng art o singing. Pagpinta, pagmuhit at pagkulay, pag-arte at pagdrama, pagbigkas ng tula, pag-uukit o sculpture. Ang pag-uukit ay isang klase ng sining na kung saan huhulma o uukit ang isang sculpture o mang-uukit sa iba't ibang bagay tulad ng kahoy, bato, kandila o clay upang makabuo ng isang imahe. Ito ay tinatawag na sculpture o pag-uukit. At pagmumolde. Ang pagmumolde naman ay paghuhulma ng isang bagay ng isang kagamitan gamit ang clay sa pamamagitan ng kamay at isang kagamitang pangmolde. Ito naman ang kakayahan sa aspeto ng physical na lakas o sports. Paglalaro ng iba't ibang sports tulad ng basketball, sipak, badminton, at volleyball. Ngayon mga bata, tapos na natin talakayin ang iba't ibang halimbawa ng isang talento o kakayanan na maaaring mayroon tayo bilang mga batang kindergarten. Ngayon naman, tayo ay magkikwento. Handa na po ba kayo, mga bata? Magaling! Pero bago yon, ating munang talakayin ang mga pamantayan sa pagkikwento. Ang unang pamantayan, itikom ang mga bibig. Pangalawa, makinig ng mabuti upang malaman natin at mapakinggan natin ng maayos ang kwento. Pangatlo, umupo ng maayos para maging komportable tayo habang nakikinig o nanonood ng kwento. Tingnan sa baba at ito po ang ating link para sa ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Sa Kaarawan ng Ingkong, isinulat ni Ginang Mary Grace D. De Vera, guro ng Epifanio de los Santos Elementary School, SDO Malabon, at iginuhit ni Ginoong Ryan James J. Villanueva. Atin namang talakayin ngayon ang kwento. Ano ang pamagat ng ating kwento? Magaling mga bata, ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Sa Kaarawan ni Ingkong. Sino-sino naman ang mga tauhan sa ating kwento? Magaling mga bata, ang mga tauhan sa ating kwento ay sina Junjun, ang bida sa kwento.
si Ingkong na siyang may kaarawan. Si Mama Lita, si Kuya Kiko, at si Kuya Matmat na siyang tumulong kay Junjun upang mag-insayo ng kanyang ipapakita sa kaarawan ni Ingkong. Magaling mga bata, natukoy natin ang mga tauhan sa kwento. Ano naman ang okasyon sa ating kwento? Magaling mga bata, ito ay kaarawan o birthday ni Ingkong. Ano naman ang kakayahan at talento na ipinakita ni Junjun sa kwento? Magaling mga bata, siya ay umawit at sumayaw. Kayo mga bata, kaya ba nating umawit at sumayaw? Very good kung ngayon. Tandaan mga bata, lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan tulad ni Junjun sa kwento. Kaya huwag tayong mahihiyang ipakita ito sapagkat ito ay bigay sa atin ng may kapal. Bagkos, tayo ay mag-insayo pa upang mapaunlad ito. Ngayon mga bata, meron tayong gawain na dapat nating gawin sa araw na ito. Ako ay si, sasabihin ang pangalan. Kaya kong, ibabanggitin natin ang mga kaya nating gawin o ang ating talento o ang ating kakayahan. Galingan natin mga bata! Paalam mga bata! Hanggang sa muli! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro.